Hey, what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, nakikita nyo ngayon kung ano ang nasa screen ko. Walang iba, kundi si Senator Raffy Tulfo. Ayan, at nakikita nyo ang isang logo. Yan, ang Meralco. Aba, mukhang ginigisa na. Ayan na, nagsisimula ng kumilos si Senator Raffy Tulfo. Siyempre, huwag na nating pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin kung ano ba ang gagawing pagkilos ni Senator Raffy Tulfo ukol dito sa Meralco. When it was known by many that I was given the chairmanship of energy, I was inundated by complaints from many consumers of different electric companies from different provinces. I'm talking about not only by the hundreds, but by the thousands. And what are those complaints? Mostly the brownouts. Yeah. But of course, the issue of lowering electric rates is very important. Tama. And I have to tackle that later on. But for now, it's about the brownouts. This has been lingering for a long time. In some provinces, it has been a decade-long problem that hasn't been addressed, and I don't know why. I don't know. Teka, wait, ha? Aba, galing talaga ni Senator Raffy Tulfo, no? Galing. Ayan na, yari kayo, Meralco. What the government agencies that regulate these electric companies are doing, natutulog ba sila sa kangkungan, natatanga-tangaan ba sila, o talagang tanga sila? I'm sorry for the word. But nakakapiko na po talaga because when I was still a broadcaster doing this public service show, one day sa radio, day in and day out, I receive complaints from regular consumers na yung bang palaging brown out, na piperwisyo na po yung kanilang mga appliances, nasisira po yung kanilang mga refrigerator, meron pa dyan, meron siyang maliit na negosyo, piso net, nagkakabigibagibana dahil patay sindi yung kanilang ilaw. Tama yun, kapag patay sindi yung mga ilaw, yan pa naman malakas makasira ng appliances. Lalong-lalo na yung refrigerator, aircon, lakas makasira yan. Kasi biglang pumapasok yung kuryente, mamamatay. Tapos pag sindi, biglang papasok yung kuryente. O diba, kung sana ba may tao dun sa bahay, no? Na halimbawa yung ref, naiiwan niyang bukas, umaalis syempre yung tao sa bahay. Hindi naman pwedeng aalis yung tao sa bahay, tapos iiwang nakapatay yung ref. Pagdating dun sa bahay nung... Pagdating doon sa bahay, nung may-ari, baka pagbukas niya ng rep, kung nakapatay yung rep niya, panis na yung mga pagkain doon. Diba? Kasi mahirap yun, bukas yung rep mo, tapos mamamatay ilaw, tapos biglang mamamatay ilaw, biglang bubukas. Diba? Lakas masira yung ganun. Diba? Ito kasi yung Meralco, pasaway minsan, nagbabayad ka naman ng maayos, tapos ganyan ginagawa. And then meron dyan yung kanilang mga anak, gusto mag-aral sa gabi, hindi nakapag-aral dahil yes, kailang bumili ng kandila. Sometimes walang mabibiling kandila. So they use their cell phone para mailawan yung pag-aaral ng kanilang mga bata. That should not happen anymore. And adding insult to injury, palagi na nga po nagpa-brownout, there are some electric cooperatives na meron pong kapal na mukha na maniningil pa po ng mahal at nagbabanta pa yes, kapag hindi nagbayad ng mahal na singil nila, puputulan po sila ng kuryente. Ayan. And another insult to the consumers, there are some electric companies like Meralco, what's the name of that company? Sa Meralco, sa may Mindoro, hindi na po sila kapagbigay ng maayos na serbisyo sa kanilang bibigay ng kuryente. May gana pa po silang humingi ng salary increase. When I say salary increase, I'm not talking about cents and pesos. I'm talking about hundreds of pesos. From 70,000, humingi silang increase, gawin silang 150,000 a month. Agrabe. Hindi ba kakapala na mukha yan? Agrabe. And isa pa, hindi na po silang kapagsirbisyo dahil nagka-COVID for the past 2 years. And then come December, then humingi po silang bonus. 200% bonus. Napagbigyan. Ang tanong, anong ginagawa ng ERC, ng National Electrification Agency, na siya mga nag-regulate, nag-monitor nitong mga electric cooperative, what are they doing? Why they have approved these increases? Dahil ba
sila ay talagang tamad lang? O dahil ba sila ay kaibigan nito mga electric companies? I'm sorry, the good lady Senator Riza Antiveros here said na kailangan natin tulungan itong mga electric cooperative. And I agree, so that they can give us... Good lady raw yun. Hindi good lady yun, Senator Raffy. Quality service. I really agree. Pero bago natin sila tulungan, bago sila tulungan ng gobyerno, tulungan muna nila ang mga naghihikaos nating mga consumer. Tama. I think that is my stand. Because right now, all over the country, I'm talking about by the dozens of electric cooperatives, are remiss of giving quality service sa kanila mga consumer at palagi nalang pong brown out. And when it comes to monitoring, I wonder anong ginagawa po ng mga government agencies na sana sila nag-regulate. I don't know what they've been doing at a problem po sila ng approve. That's why isa po sa mga gagawin ko is kapag nag-renew po ng kanilang mga prangkisa, ito mga electric companies, cooperatives, there has to be a technical review. Because that has been struck down. Before, nireview po yan ng NIA bago maipasa po sa Kongreso, sa lower house and upper house. Now, wala na po. All or any of the electric companies that would like to have a franchise, all they need to do is just submit to Congress yung kanilang willingness na magkaroon ng electric company, papakita lang na meron silang pera, capable sila na mag put up a electric company, and then they have a legal technicality know-how. Pero, ito po, pero hindi po kasama sa requirement na itong mga electric company na nag-apply, they should have technical know-how. Because some of them, they don't know what they're doing. Basta, andar lang sila ng singil, tama na. Ayan o. Alam naman natin, itong si Senator Raffy Tulfo, talagang makatao. Talagang alam natin kung paano magbigay ng public service si Senator Raffy. At talagang maganda at nandito na rin siya sa Senado. Dahil mas mabibigyan niya ng tuon ang mga nangyayari talaga dito sa ating bansa. Ayan, katulad yan, yung mga corrupt, di ba? Yung mga gumagawa ng mga hocus-pocus. Ayan, yari na kayo dahil nandyan na si Idol Raffy. Alright? Okay. Now, first and foremost, that has to be addressed, Mr. President. I really understand na kailangan mapababa po natin ang presyo ng kuryente. Yes, pero for me, talagang yung brownout has to be addressed because even while we speak, tuloy-tuloy pa rin po pumapasok yung mga complaints sa aking radio program by the thousands na sabi ko kanina earlier, and the complaints are mostly brownout. They didn't say na mahal ang singil ng kuryente, ayaw na namin dahil pagkamahal-mahal. No, they didn't say that. What they've been saying is, walang problema kung magbabayad kami ng mahal as long as they deliver. Yun po yung, Mr. President, ang nakakainsulto. Yun naman ang tama yun. Kasi nagbabayad ka ng maayos, pero yung serbisyong ibinibigay sa'yo is hindi maganda. Diba? Dapat ginagandahan nila yung serbisyo eh. Ano, diba? Dahil nagbabayad ka ng maayos sa kanila. Diba? Pero kung talagang mapapababa pa, as in kung maganda, kung mapababa pa ang kuryente, kasi talagang yan din ang nagiging problema ng mga kababayan natin Pilipino, yung sobrang pagtaas ng kuryente, na grabe-grabing pagtaas. At sana ito ay ma-aksyonan na mapababa ang kuryente. Na panahon na para mabigyan natin ng aksyon. Yes. Now, doon naman po sa sinasabi ninyo na kailangan ababaan po yung electricity rates. Of course, that is very, very important. Yes, yes. I think yung ating mga agencies, government agencies tulad ng ERC, NEA, kailangan po siguro reviewin po yung mga contract. Bakit po sila approve na lang ng increase? Justifiable ho ba yung mga increase na nirequest nito? Dito mga kooperatiba? Nag-justify ba? O baka naman, ito mga, I'm sorry, mga taga-ERC, at NEA, siguro nakapikit kayo nung inaaprubahan nyo yung request ng rate increase.
Now, I think it's about time na kailangan ma-review po ang performance nito mga kooperatiba, what have been they doing, what are they doing, and what has been done para ma-address yung mga problema, especially sa brownout. Kasi before we talk about them increasing, asking for increase, 18 pesos, may 19 pesos, dapat ma-address nila muna ang problema sa brownout. Mabalik po tayo dun sa, ano, Mr. President, dun po sa Mindoro. Humingi po ng 900 million pesos subsidy ang kooperatiba from the national government. 900,000 pesos na manggagaling po sa gobyerno at yung pera ibibigay sa kanilang gobyerno manggagaling po sa consumer. So before na mabigyan sana yan sila ng ganong klaseng increase, maaprubahan. Pero while I am the committee chairman on energy, haharangin ko po yan. Walang increase na may bibigay o walang subsidy na may bibigay na by the millions, even by the billions sa mga kooperatiba nang hindi po sila talagang nagigisa muna and they have to justify kung talagang karapat-dapat na sila mabigyan ng increase. Now, yan na, ginagamitan na sila ng kamay ni Idol Raffy. Tignan ko lang kung hindi kayo tumino dyan kay Idol Raffy. Mr. President, Mr. Senate President, bilang pagtugon po sa inyo pong privilege speech, this is what I'm going to do in support of your privilege speech. I have passed just this morning a resolution to investigate the electric cooperatives that pass on the costs to the consumers. I will make sure to hold liable all those in our government that approve without prior proper study to how it affects the consumers of electricity. I will schedule at the soonest possible time the hearing of this investigation in aid of legislation to make sure the Senate as a body addresses the need of the people. Maraming salamat po, Mr. Senate President. Ayun, at ating natunghayan si Senator Idol Raffy Tulfo. Ayan, kaya yung mga korap-korap dyan, no, eh maghanda-handa na kayo. Dahil siguradong hindi kayo papalusutin yan ni Idol Raffy Tulfo. O, diba? Kaya yung mga brownout nyo dyan, hello, Meralco! Nako! Ayos-ayusin nyo na ang servisyo nyo. Kumbaga, ayos naman. Kumbaga, wala naman, isinasabi nga ni Idol Raffy na wala naman problema kung nagbabayad sa Meralco, basta ayos ang servisyo. O, diba? Lalo na yung mga brownout na yan. Diba? Naman talagang malakas makasira ng mga appliances yan. Pero sana naman, yung pagbaba ng kuryente, yan talaga ang importante, yung singil, yung pagbaba ng singil. Importante talaga yan na mapababa at magawa ng paraan para naman yung mga Pilipino, eh lumuwag-luwag naman. Diba? Sana masolusyonan ito lahat at magawa ng maayos ng bago nating administrasyon. Mga bago nating presidente, bagong vice, bagong mga senador. Ayan, lahat ng mga bago ngayon, maaksyonan at matanggal ang mga tiwali na nagmanipula ng mga ganyang klaseng problema sa lahat ng mga Pilipino. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!